Medyo nagalit ka ba na sinabi ko na kahit anong gawin, hindi makakaipon eh, kahit anong gawin. So, bakit ko ba sinabi yung kahit anong gawin, hindi tayo makakaipon? Alam mo, ang dami mga lumalabas na mga video, vlogs, mga financial literacy programs, mga speaker, ang laging sinasabi is to save, save, save. Okay naman yun, maganda yung mag-save. Pero ang problema is, hindi ka makakaipon. You will be just like the others na kapag nagkaroon na ng 7,000, bibili ng sapatos, bibili ng cellphone, bibili ng relos. Ganda yata nung bagong relos mo, say ko, wow, sikat ka sa mga kaibigan mo, or wow, Nike shoes ka, bago yung sapatos mo. So, hindi ka talaga makakaipon eh. So, anong kailangan mo para makaipon ka? So, sabi nga ni Sir Chinky, sa bawat problema ay merong solusyon. And if you are not part of the problem, then you are part of the... Oh, mali. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. Okay. So, anong gagawin mo para makaipon ka? Dapat talaga, unahin natin. Number one is, dapat makaipon ka. So, dapat meron ka talagang pinaghuhugutan. Yung kailangan na motivate mo yung sarili mo. Dapat meron kang malalim na paghuhugutan para mag-ipon ka. Hindi mo makukuha yung unang negosyo mo, yung unang business na gusto mo. Not unless otherwise, hindi ka talaga determined na gawin yung gusto mong gawin. Hindi mo lahat, basta malapit ka naman sa point na yun, makakaisip ka na next time na lang, bibili mo na ako ng ganito. So, dapat umisip ka ng paano i-motivate yung sarili mo. Ang daming videos dyan, ang daming learning how to motivate and to focus on one thing. Alam mo yung mga genius, no? Actually, yung isang characteristic nila is pag nag-focus sila sa isang bagay, they will not stop doing it, not unless natapos nila. For example nga, sila Einstein, makukulong yun ng mga 7 araw or 14 days, 2 weeks, hanggang din yun nasasolve yung problem na yun. Ganun sila ka-focus. So, kahit sila Steve Jobs, basta meron silang naisip, they will do everything and anything. They will motivate yung mga tao nila, gusto ko matapos yung deadline by this, kailangan ko ng ganito, and they will stick on that. So, yun yung pinagkaiba. Eh, tayo, gagawin natin, pero pagka medyo merong anong barkada, pupunta raw tayo ng Palawan. So, gagastos mo na yung pera mo. So, hindi ka talaga makakaipon. So, dapat meron ka talagang malalim na paghuhugutan, gumawa ka ng isang sulat, ilagay mo sa cellphone mo, ilagay mo sa ceiling mo, na kailangan kong maipon yung 100,000 to start my first business. Yung first business na to, ito ang magpapalago sa kinabubuhay ng aking pamilya. Ito ang magtataguyod sa pag-aaral ng aking mga anak. Yung ipangsisigarilyo ko o pangiinom ko, yung kalahati nun, ilalagay ko rin dito para mabilis kong makuha yung 100,000. By end of 2020 or half, midway of 2020, dapat andun na yung 100,000 para sa una kong negosyo. Ganun, dapat. So, ang payo ko sa inyo, mga kabataan, sa mga nagninegosyo, sa mga nagsisimula, sa lahat is ganun. Dapat, first thing first, mag-ipon ka ng puhunan mo. And to do that, dapat you are highly motivated, you are focused, para matupad mo yung step by step, matupad mo yung gusto mong gawin. So first, ipon ka ng 100K, at pag nagawa mo na yun, you start your own business. From that business, yung kikitain nun, yung half, paikutin mo, yung half, enjoy life a little. Pagkain, konting damit, konting ano, pero huwag naman yung wala ka pang kinikitang extra, puro sa sahod mo kukunin lahat yung luho mo. In that way, hindi ka makakaroon ng financial freedom. Okay? So, let's make it simple. Let's make it step by step. There are so many ways to be rich or to be financially free. Pero ang unang step is to save. And for you to save, dapat meron kang isang matibay na motivation, isang matibay na determination, isang focus na
na gusto para doon ka lang nakatingin. Sabi nga nila, when you focus on one thing, actually lahat ng bagay na makikita mo is ganun. For example, naka-red ako. Ngayon, naka-red ako. Tapos, usually makita ko yung mga, ay, naka-red din siya. Ay, naka-red din siya. Ganun, napapansin. Pero kung hindi mo napapansin na focus ka sa red, hindi mo mapapansin yung kapitbahay pala, naka-red, yung nagwawalis pala doon, naka-red, yung nagtatricycle pa rin, naka-red. Hindi ganun eh. So now, if you focus on your 100K na savings, then, kada labas mo, uy, pwede akong kumita rito, pwede akong kumita rito, pwede ko itong gawing racket para managlagan yung savings ko. Ah. Uy, lapit lang nun, lalakarin ko na lang yun. 30 pesos, lapit-lapit. Pag naglakad ako, mas may exercise pa ako, yung cardiovascular ko, lalakas pa ng konti. So, mas siguro, okay lang, lakarin ko na lang, save ko na lang yung 30 pesos ko. So, kahit sa maliliit na bagay, makikita mo yung tinatawag natin na yung opportunity o yung focus mo magiging effective para lalo mong ma-achieve yung 100K savings mo para midway of 2020 so you can start your business bago pumasok yung 2021. Okay? So, may trabaho ka ba? Or wala ka ba trabaho? Or OFW ka ba? Or sino ka man? So, natanggap ko si Doc Gigi, sabi niya, dapat meron kang, parang sinasabi niya yung, nakakalimutan ko yung word. Pero sinasabi ko right now is, it is in you. It is in you. Kung lalago ka, kung yayaman ka, kung maghihirap ka, kung ano mangyayari sa'yo, it is all in you. It is in your power, in your mind, in your heart, in your soul. Kung anong isang mangyayari sa buhay mo, it is in you. Gaya ng paniniwala ko dati, buntot mo, hatak mo. Kung anong mangyayari sa iyo, actually ikaw ang may gawa noon. Kung nagkasakit ka, nagkaroon ka ng ano dahil kaya ka ng kain ng taba, ikaw ang may gawa noon. Pero kung magiging financially free ka, magiging matalino ka, magiging well aware ka of how to use money, how to save, how to invest, ikaw din ang may gawa noon. So it is all in you. Okay? So bye for now. Enriquez Water Equipment po yung product ko. Meron po kami mga e-books, seminars, meron din po kaming mga installation, supply ng water refilling station. For now, I'm saying, think to improve yourself, think to improve your life. God bless.